So ako, si Peter Khalil Ferrer, research associate rin ng Project NOAA, and kabilang ako sa landslide hazard mapping component ng Project NOAA. Ako si Ian P. Alejandrino, senior science research specialist ng Project NOAA at same group din kay Peter. Pwede niyo bang i-explain sa amin kung paano yung Project NOAA nagpa-function, paano siya nakakatulong? Nabuo yung Project NOAA noong July 6, 2012 dahil sa response sa tawag ni Pinoy. Kasi di ba nagkaroon ng Ondoy event ng 2009? Tapos yung gusto ni Pinoy, mas ma-enhance yung disaster risk mitigation and preparedness natin. So, ang ginawa ng DOST, magtatag sila na, yun, itong Project NOAA, July 6, 2012. Ibig sabihin pala ng Project NOAA ay Nationwide Operational Assessment of Hazards. Tapos, within Project NOAA, meron mga iba't ibang subcomponents. Nasa 8 components. Yung nasa dito sa NIMS, ang meron ay yung landslide hazard mapping, flood net, storm surge, WebGIS, tapos may sa engineering may dream lidar. Ano pa yung dalawa? WISE. Project NOAA, paano siya na-access sa mga tao, paano siya magagamit, paano namin, paano siya nakakatulong talaga in particular sa dissemination, sa information. Kasi yung goal ng Project NOAA is to provide hazard maps or yung parang yung makikita natin kung ano yung pwede mangyari kapag kung sakali sa for your case, yung gusto nyo makita kung kapag kumulan. So, kung asaan, hanggang saan extent ng flood, kung hanggang kataas yung baha sa mga lugar na pwede maapektuhan nito. Pwede natin siya ma-access sa www.noaa.dost.gov.ph or yun sa mga external links like sa PAGASA website. So yung kanina, yung narinig ko kanina, hazard maps, ano po ba yung hazard maps talaga? Yung sa component namin as landslide, may mas different, may mas sub-components pa kami. Sa ano namin, sa office namin, may divided kami into 5. May debris simulation, may shallow landslide, may deep-seated landslide, may alluvial fan mapping, tsaka landslide inventory. So, yun, yung lima na yun, iba't iba yung ginagawa. Una, yung sa landslide inventory, using Google Earth, no? Google Earth, or high-res na images, pinaplot namin kung saan yung mga may ano na, history na ng landslides. Yung sa ano naman, alluvial fan mapping, delineation ng alluvial fan. May nag-Jol 11 na ba dito? Alluvial fan. Kasi kung maaalala nyo last time, yung sa nangyari sa Compostela Valley, kasi yung parang town na na-wash out nung nagkaroon ng debris flow, kasi yung alluvial fan, yung mga location sa alluvial fan, maaaring silang susceptible sa debris flow. Kasi yung nangyari sa barangay Andap nun, yung relocation site na binigay sa kanila ng barangay, hindi nila alam na nandun pala sila sa mismong dadaanan ng debris flow. So kaya maraming namatay. So yun yung ginagawa na ngayon, mapping ng alluvial fan, and then after ma-map ng alluvial fan, magsisimulate kami ng debris flow model. Tapos, yun, yung dalawa na yun, then gagawa kami ng maps. Yung isa naman, yung sa shallow landslide. Yun naman, yung mga shallow landslide naman, yung mga parang landslide na 1 to 3 meters yung depth. Tapos ano lang siya, yung kung nabalitaan yung sa Zambales, yung last year na nag-occur, dahil sa malakas na pag-ulan, yun yung mga shallow landslide. Kasi yung mga shallow landslide, usually, hindi lang naman earthquake ang nakapag-trigger sa kanya. Oras na ma-saturate yung soil, yung lupa, parang humihina yung parang capacity niya para ano, para resist yung parang sliding motion. And yung deep-seated naman, kung kanina yung shallow landslide tungkol sa triggered by rain, yung sa deep-seated by structural control like faults, joints,
monuments, gano'n. So, mas malalim. Diba hazard maps yung napanggit nyo na pinaka-focus ng Project NOAA. Paano siya naging accessible? I-upload siya sa... Yung mga hazard maps namin, naka-upload sa... I-upload. I-upload dyan. Hindi pa kasi masyadong tapos yung mga hazard maps natin. So yung nakikita nyo lang sa website siya. Ay yung mga more on Zim lang, ganun. Mas yan, yung mga tapos naman din mga last slide. Tapos may yung mga past events din, meron din tayong document nun kung hanggang saan yung mga nangyaring baha sa ibang, ano naman, sa ARCO na parang may app na ARCO. So online, computer. Pero okay. yung mga hazard maps na ginagawa namin, pinapasa siya sa DOSD, tapos yung DOSD na yung bahala magbigay sa mga LGU para magamit nila for land use planning at iba pa. Tsaka nagko-conduct din pala ang Project NOAA ng IEC. Information Education Campaign sa mga probinsya. Doon, ang kausap ng Project NOAA ng mga local government unit. After namin sabihin yung mga ginagawa namin, parang maasa na lang kami sa LGU kung ipapasa pa ba nila yun sa ano. Tapos, so yung ginagawa niyo hazard maps, yun talaga kaya na siya, parang broad scale siya sa, kunyari, buong Luzon, buong per province. Hindi niya maka-cover yung mga small communities. Covered siya. Yung ginagamit, yung LiDAR na sinasabi namin, ang ano siya, isang imagery na 1 meter per pixel yung density. So, bale, kapag ganun siya ka-accurate para makapag-model ka ng plot and yung iba pa para ano. So, yun yung latest system na ginagamit niyo for Project NOAA. Yes. Tapos, ano naman yung, pero yung current disaster science research niyo, kayo, yung focus sa landslide. Kami, focus kami sa landslide. Pero yung Project NOAA, yung overall focus niyo, sa lahat naman disaster. Sa lahat, storm surge, landslide. So, kapag parang nahihirap. Alam na ba yung urge na magsimula ng bagong project? At katulad yung last slide, nagsimula na yung last slide last year, hindi siya kasama sa parang original na nag-start. Yung storm surge kasi, medyo sikat ngayon. Kasi simula lang din niya last year. September siya nagsimula. Mas late pa siya nagsimula kasi dun sa ano. So, baling, habang tumatagal, parang kinukuha pa namin or yung Project NOAA, tinitingnan pa yung ibang mga possible na disaster sa tumama sa atin. So, di ba yung Project NOAA, nag-start siya 2012. Tapos, from 2012 to this, marami ng mga naging typhoon, mga storm na nagdaan. Paano yung ginawa ng Project NOAA, kaya sample na mga naitulong nyo na para ma-disseminate ba yung information or paano ba? Limbawa na lang yung sa Yolanda. Yung sa Yolanda, before 2 days before mag-hit yung bagyo sa Leyte. Nasabihan na namin si Pinoy, lalo na yung storm surge kung sobrang busy nila nung mga time na yun. Nasabihan na nila yung height nung storm surge sa tatama sa Leyte noon. Ang naging problema lang yung pag-disseminate ng information. Masyadong parang orbit, tsaka binaliwala siguro ng tao yung warning. Kaya marami pa rin. Technical terms. Sinabi namin na 5 to 6 meters yung height na storm surge na pwede pa parating. Pero, konti lang nakinig. Actually, yung mga nakinig naman. Yung mga nag-evacuate. Kaya lang yung karamihan. Hindi sila naman. Yung flooding naman, yung sa Cagayan de Oro, yung mga recent floods yun. Kasi aside from yung mapping nga, meron din tayong mga installed weather sensors. Tapos, meron din tayong parang yung sa river water level sensors para makita kung gano'n nakataas yung parang level ng tubig sa ilog. Yung mga rain gauges sa water level sensors tayo sa buong Philippines. 600 na rain gauge, 400 na water level sensors. Kailan siya na-install yung mga simula ng project. Ayun. Nakikipag-partner din ba kayo sa media para dun sa mga, aside dun sa government, saka pagkausap niya sa mga NGO, meron ba kayo, nakikipag-ano din ba kayo sa media para dun sa dissemination ng mga information? Usually naman kapag may kapag may mga disasters na parang na-anticipate na tumama dito,
sa Philippines. Pumunta naman dito yung media mismo, pumunta dito. Pero ano, minsan kasi naging discussion natin ng media kung kailan sila pupunta. Kasi may ano, parang hindi naman ano, yung disaster na isa ay kamukha ng isang disaster. Parang mahirap, parang kanyari, isipin natin yung sa mga bagyo, hindi naman yung bagyo na ito ay kamukha ng bagyo ito, kahit sabihin natin magkasinlakas sila ng hangin, pero may ano, may time na parang akala mo malakas niya, pero parang sa akin ang walang effect. So yung ano, yung sinasabi itong red warning, yung ibig sabihin ng more than 30 millimeters of rain, yung siya yung millimeters of rain na nangyayari sa ano, yung sa R na yun, current R na yun. So pwede natin siya makita ng ano, yung parang intensity ng ulan in ano sa well, check muna natin yung Quezon City. Tapos yung Doppler radar. Ano pa yung Doppler? Ay, yung Doppler kasi is sa ano, parang medyo sophisticated na ano, weather device na nagbabato siya ng signal to and fro, ano, pabalik sa kanya. Tapos ang tinatamaan na signal na yun ay yung mga water droplets. So, isa siyang pang measure ng ano, intensity ng rainfall. Yun bang, ano, parang hindi ba siya ganun ka-technical para maging confusing para sa mga taong tumitingin dyan sa website or sa mobile app? Or madali naman ba siyang maintindihan? Ang problema din namin, kunya pag umabot na siya sa barangay level, yung mga, lalo na kapag mga nasa rural na area, mga bundok, di ba wala nang silang connection? So, ang inaatang inaasahan na lang talaga namin, yung mga NGO na mag-ano, yung paano nila i-explain. Pero siguro kung kapag nasa like kaganyo urban. Mm-hmm. Siguro naman, easy to ano naman, user friendly. Saka ano, dapat may effort din siguro yung mga tao na mag-reach out dun sa information na kailangan nila. Kasi hindi na, kahit na ibigay naman namin sa kanila sa media to, kung hindi naman nila papakinggan or hindi naman sila magkakaroon ng interest para alamin kung ano talaga yun, parang baliwala lang din ang information. Ayan, kanyari sa Quezon City tayo. Tapos, gusto nyo malaman yung rain forecast. Click nyo na yung rain forecast. Tapos, punta ka, click nyo yung sun. Minsan, pag maaraw, sun yung icon. Kapag maulan, cloud. Cloud siya. As in, total cloud. Pero, ito yung ngayong main day. Ito ngayong day na ito. Wow. Dati walang low chance of rain. Puro numbers lang. Kasi isip namin, paano maintindihan ng mga tao kung mayroon 20% chance? Anong gagawin nila kung 20%, 40%? So ngayon, nilagyan nila ng mga low chance of rain. Climate. Tapos, gusto nyo naman malang, ngayon, ito yung mga Doppler stations natin. Ngayon yung nagme-measure ng clouds, no? Parang intensity ng ulan. Intensity ng clouds. Pinakamalapit sa atin na Doppler yung Cagaytay. Ang ganito natin yung rain forecast. Usa natin lang. Pero yun, lagi naman tayo meron tayong legend sa may left part para mas maintindihan yung ano, kung ano yung ibig sabihin. So, Doppler, yung millimeters per hour ng rainfall, tapos kung ano yung corresponding color dun sa area na yun, ganun kalakas yung ulan. So, halimbawa, ito color? Blue. So, mga ano lang? Sobrang baba. Baba lang niya. So, hindi man siya kasama sa warning ko. Kung mga medyo red na, parang yun ang intense rainfall. Sayang kulang bagyo ngayon eh. Pero kung may bagyo tayo ngayon, pwede nyo check to, kunyari may bagyo ngayon. So, ayan. Ayan yung ano pala. May bagyo ngayon. Ito na yung truck. Ayan, typhoon pa. May bagyo na ba? What's that? Tropical storm ba? Ito yung dinaanan ni Basha. Ito yung previous typhoon. Ito lang bagyo ngayon, so ayan. Papakita niyo yung nakaraan sa ayan. Tapos meron din 1 day, 2 days, 3 days na forecast. Ito yung parang clock niya na ano, pag kinlik nyo siya dito, malalaman niya kung anong time, ayun, 2 p.m. dito, tapos after ilang hours, ayun dito, at 8 a.m. nandun na siya. At yung sinasabi namin flood maps kanina nandito, meron tayong ano, yung ibig sabihin ng yung mga may 5-year return period, 10-year return period, kasi yung mga return periods yan, yung parang equivalent siya sa ano, parang pag-classify siya ng rainfall event. Yung ano, kunyari 100-year ano, return period flood, pwede siyang ano, ang chance niya mangyari sa isang taon ay 1 in 100. Parang ganun lang yung explanation niya. Tapos, yung ano,
reports, yung mga flood reports, kasama din yung ano, yung mga tao sa pag-report kung saan may baha para i-validate yung mga ginagawa namin.